Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihang lahat ang ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nabubulungan ang karamihan. Tinagurian nila kung kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, pati matalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ikay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon. At ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon,
Inyong purihin ang Panginoon sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon'y batong hindi matitibag. Matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko ang sa aki siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang puon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya'y tinig ko'y naririnig, umabot sa kaniya ang aking paghikbi. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo po ang lahat. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo, tumakay. Sa nagnanais mapantan ang langit na walang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudiyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudiyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo." Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastanganan ko ang Diyos sa sinasabi kong ako nga ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling bumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong una'y pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At do'y maraming sumampalataya sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang tanghali sa inyong lahat. Mga minamahal, ngayong Biyernes sa 5th linggo sa 40 araw na paghahanda natin, sa mga pagbasa sa araw na ito, ipinapakita sa atin ang mukha o imahe ng Diyos. Na ang Diyos ay mapagmahal,
mapagpatawad, mahabagin, at kung ano-ano pang mga mabubuting bagay na maaari nating ilarawan sa Diyos. Kung ganito ang Diyos, ganito rin ang tao dahil nilikha niya tayo sa kanyang imahe at kawangis. Kaya naman tayo po ay marunong magmahal, nagmamahal, tayo ay nagpapatawad, tayo ay mapagbigay, matulungin, dahil ito mismo ay nanggaling sa Diyos. Ang anumang hindi galing sa Diyos po ay masama. Bagkos ang hindi marunong magmahal, marunong magpatawad, ay hindi galing sa Diyos. Kaya naman, inulit sa kanila ni Jesus na nakasaad nga sa kautusan na tayo ay mga Diyos dahil tayo ay nanggaling sa Kanya. Ngunit hindi po ibig sabihin na tayo ay Diyos kagaya ni Jesus o ng Diyos Ama o ng Espiritu Santo. Nagiging anak tayo ng Diyos sa tuwing tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Sa ating mabuting balita, ang mga Hudiyo na ayaw kay Jesus ay may sariling imahe ng Diyos. Kaya naman nang dumating si Jesus at ipinakita sa kanila ang imahe ng Diyos Ama, hindi nila matanggap ito. Hindi nila lubos maisip na ang Diyos pala na sinasamba nila ay nagpapatawad, nagmamahal, mapagpasensya. Nalimutan nila na sa lumang tipan, ang kanilang mga ninuno ay pinatawad ng Diyos sa pagiging matigas ang ulo at sarado ang isipan. At sa ating buhay, mga kapatid, ito ang panawagan sa atin, na huwag tayong maging kagaya ng mga Hudiyo na sarado ang kanilang isipan sa totoong mukha o imahe ng Diyos. Sana maging kagaya tayo ng iba sa mabuting balita na nang makita ang mga kabutihan na ginagawa ni Jesus para sa iba, sila ay nanampalataya. At paano natin ito maisa sa buhay bilang mga Kristiyano? Sa pamamagitan po ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. Lalong-lalo na po ngayon sa panahon ng Kwaresma, ano lagi ang panawagan? Tayo ay laging magbalik loob sa Diyos sa tuwing tayo po ay nagkakasala. Malapit na po ang mga mahal na araw. Uumpisahan na po natin na alalahanin at makiisa sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ito ang panawagan sa atin sa araw na ito. Nawa na tayo ay magtiwala at manampalataya kay Jesus. Na sa gitna ng ating mga pagsubok sa buhay, alam natin na hindi niya tayo pababayaan dahil siya ay nangako na tayo ay bibigyan ng mga grasya na ating kailangan dito sa lupa para maabot natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa iyong ama aming handog ang tinapay at alok na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalobong kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong damban ay aming maganap, upang sa paglahok namin lagi rito kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming magsaysay ng pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya, kaysa ng mga anghel, naligisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Siyang nagmulat sa bulak, sa pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tayong lahat, ating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga masala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa ilong. Gutom uhaw ang iyong naranasan sa dinanas mong kahirapan. Oo, nais kitang damayan. Apat na pong araw sa ilang sinubok inakit na tampalasa. Sa tukso mong nalampasan, oo, nais kita tularan. Panginoon, iyong pahintulot sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ngayon na sa 40 araw. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tungo sa Kalbaryo, inasan ang krus ng aming kasalanan. Sa hapis ng Birheng mahal, oo, nais ko siyang samahan. Panginoon, iyong pahintulota makasalo sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ngayon nga sa 40 araw. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. O manaming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan,
bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang iyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipagunayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kuwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 na umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala po nagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayon din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kuwaresma, ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Estasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang maaklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. Ikalima, bukas po ay araw ng Sabado. Ika-1 ng Abril ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umagas na sisimulan natin sa maharapan ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanyaya magdala ng kandila at puting panyo. Ika-6, sa darating pong Linggo, 2 na Abril, ay sisimulan natin ang mga mahal na araw. Mangyari magabayan po kayo ng hanay ng mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. Ika-7, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio, ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayo makabilang tickets sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakaistasyon sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Muli po, akin pong paalala, tulungan po natin ang ating mga kabataan. Pa-birthday nyo na kay Padre Pio, bumili kayo ng ticket. Naroon po ang mga nagbebenta at naroon po sa ating pamisahan. Salamat po. Tayo po ay mayroong 23 kabataan na nag-aaral sa kolehiyo. Salamat po sa inyong tulong. Nang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.